Magandang araw po. Nais ko rin pong magbahagi ng kwento. Ito ay kwento ng aking mga pinsan at aking ding matalik na naging kaibigan. Lumaking sunod sa luho ang magkakambal na si Nena at Nelia. Tubong La Union, taong 1975 ay nagdalaga na ang kambal. Ang napili ni Nena na umalis ng bahay na mag-isa upang maging malaya at malayo sa dating buhay na kinagisnan. Aayaw na aayaw ni Nena na madalas itong pinagsasabihan, kaya ito ay nagliyas sa kanila. Isang taon ang nakalipas ng aksidenteng siya ay natunton ng kanyang kakambal na si Nelia. Isang araw nang mapadpad ito sa Makati kasama ang mayayamang tropa nila. Isang araw, nagulat si Nena. Ah! Nena? Nena, andito ka? Ha? Nelia? Kapatid ko? Ang ginagawa mo dito sa Manila, paano ka napunta rito sa bahay ko? Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ako napadpad dito. Nasa labas pa lang, ay tanaw na ni Nelia ang malawak na kondo ni Nena. At masayang nagkwentuhan ang kambal. Umuwi ka na, Nena. Nelia, unawain mo ako. Mas gusto ko yung ganito, malayo sa bulo. At huwag mo nang sanang pagsabi sa iba o ka na mama, anatuklasan mo sa akin. Tumango si Nelia. Huwag ka mag-alala. Maaasahan mo ako. Bukas, pauwi na ako ng La Union. Mag-iingat ka na lang lagi. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Pinisil ni Nena ang kamay ng kapatid at yumakap dito. Alam kong lagi kitang maaasahan. Salamat. Sa taon na binilang na pamamalagi ni Nena sa Makati, ay nakilala niya si Alvin, isang engineer na mga ginagawang building ang siyang naging boyfriend nito. Di kalaunan ay naging sila at sila ay bumuo ng pamilya. Ang pinagtataka ni Nena kung bakit laging wala si Alvin sa kanila at hindi ito nag-i-stay ng matagal. Halos 2 araw ito ay aalis at linggo ang bibilangin bago ito ay makauwi. 3 months later ay nalaman ni Nena na nagdadalang tao ulit siya. Agad itong ipinialam kay Alvin na lihim niyang karelasyon. Hindi inaasahan ni Nena na hindi pala ito magugustuhan na karelasyon niya na kanyang ibinalita. Sinampal ni Nena si Alvin. Anong klaseng tao ka? Engineer ka pa naman. Ang sabi mo sa akin, hindi mo ako pababayaan. Ibinibigay ko naman sa iyo ang lahat ng gusto mo at ang mga kailangan mo. Mag-isip ka. Kapag nalaman ng asawa ko ang tungkol dito, malamang matatanggalan ako ng lisensya. Paano na tayo? Paano pa kita mabibigyan ng suporta? Napaiyak si Nena sa narinig. Sige, ituloy mo yan. Pero wag na wag mo akong sisisihin kapag pinagmulan yan ng gulo. I am giving you a choice, Nena. Choose wisely. Ikinabigla ni Nena ang lahat ng sinabi ng kanyang kasintahan. Dahil nga hindi siya na to kayang panagutan at ngayon ay magdadalawa na ang kanilang anak. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito sineseryoso. Iyak ng iyak si Nena buong magdamag. Hindi rin siya tinatawagan ng kanyang kasintahan sa kabila ng kalagayan ng kanyang nobya. Kinabukasan, natagpo ang patay sa kondominium nito. Ang katawan na walang malay na si Nena. At ayon sa autopsy report, na overdose daw ito sa sleeping pills na ininom niya. Sabi nga, walang lihim na hindi nabubunyag.
Kaya nalaman din ng pamilya ni Nena ang tungkol sa pagbubuntis niya. Kahit walang iniwang note, naghinala ang mga investigador na nag-suicide si Nena. At dahil sekretary ng engineer ng ginagawang mga kondominium si Nena, inimbestigahan din nito ang tungkol sa dalaga. Ngunit sinabi ng engineer na wala siyang alam sa personal activities ng mga tauhan niya. 3 weeks later, napanaginipan ni Nelia ang namayapang kapatid. Nelia, pumunta ka kay Engineer Valdez. Kamustahin mo siya, ani Nena. Ngunit agad din naputol ang panaginip nang nagising na si Nelia. Naging palaisipan kay Nelia ang panaginip na iyon. Talagang hindi siya mapalagay mula ng mga araw na iyon. Kaya nagdesisyon siyang lumuwas ng Makati para dalawin ang sinasabi niyang boss niya na si Engineer Valdez. Duda si Nelia kung may alam ba ang engineer na naging boss ng kanyang kapatid na may twin sister, si Nena. Hindi pa nakakakuha ng bagong sekretarya ang engineer, kaya't ito mismo ang may hawak ng susi para magbukas ng office. Kakabukas lang ng office nang dumating si Nelia. Ha! Nena! Anito na umiling-iling. Nasalamin ni Nelia ang kakaibang takot sa mukha ng engineer, kaya nagkaroon siya ng kakaibang hinala. Natandaan niya ang sinabi ni Nena sa panaginip. Kamustahin mo si Engineer Valdez. Nakuha niyang sabihin. Patay ka na. Anong ginagawa mo dito? Diba? Patay ka na. Hindi pangkaraniwan sa mga lalaki ang maniniwala na magpapakitang muli ang isang taong namatay na. Kung walang atraso sa kapatid niya, ang kaharap niya, bakit tila takot na takot ito? Ah, anong kailangan mo? Nananahimik ka na, Nena. Diba? Patay ka na. Bakit nandito ka? Patay ka na. Patay ka na. Ah, lagyan mo ako, Nena. Sabi ng engineer na nanginig pa sa takot. Hindi sumasagot si Nelia. Tinititigan lang niya ang ginagawa ng engineer. Nena, alam kong dinadaya lang ako ng aking paningin. Alam kong patay ka na. At alam ko rin na hindi ko sinasadya ang lahat. Alam kong hindi mo sinabi sa kanila dahil mahal mo ako, diba? At hindi ko rin sinabi sa kanila na nagpakamatay ka. Nena, layuan mo ako. Layuan mo ako. Parang halos mabaliw ang engineer sa kanyang kinikilos. Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan sa pagkamatay mo. Pero inutos mo na ipalaglag ko ang sanggol? Walang niya ka! Isip lang yon ni Nelia, pero naisatinig niya iyon. At doon din ay natumba ang mga upuan sa kanyang likuran, sa kanyang patuloy na pag-atras. Alam mong sitwasyon natin, Nena, di ba? May asawa ako at ibinigay ko naman ang lahat sa iyo. Patawad. Ngunit hindi na ipagpatuloy na engineer ang sasabihin ito dahil sa paninigip na kanyang dibdib. Kinabahan din si Nelia sa nakikitang nangyayari sa engineer. At bago pa lumala ang sitwasyon, ay umalis na siya na natili siyang nakikibalita kung ano ang nangyari sa engineer. At nakarating sa kanilang kaalaman na ang engineer ay inatake sa puso. At doon din ay napag-alaman niya na hindi na ito nakakapag-opis simula nang bisitahin niya ito at tatakihin sa puso dahil naparalisa ang kalahati niyang katawan. Doon ay nabigyan linaw ang pagkamatay ng aking kakambal at pinakamamahal na kapatid na si Nena. Muli niyang napanaginipan ang kapatid niyang si Nena. Sa pagkakataong iyon ay nakangiti na itong namamaalam hanggang sa unti-unting nawala na parang bula. Grabe naman pala ang pagkamatay ng aking pinsan na si Nena. Ikaw, Nelia, kamusta ka naman? Sa totoo lang ay miss na miss ko na ang aking kakambal.
Eto, bihira na nga lang kami umuwi dahil stay na kami sa Amerika. At tuwing mahal na araw ko na lang, nadadalaw ang aking kakambal. Hanggang dito ko na lang po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po kung mapili nyo at mabigyang buhay ang kwento ko. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa pagbabasa.